Savannah, you don't really expect me to stay in that job. All I'm saying is, Danny, kailangan mo ng trabaho. Pero ikaw nga, desisyon mo yun. At teka, nasan ka ba? Ba't ang hingay? Nasa grocery, believe it or not. What? Imagine. Me doing the groceries. Paano tong tatay ni Carlos, inutusan ako? Mula kasi nung nagbagong sitwasyon namin, akala niya ata, nakakuha siya ng bagong maid. I am nobody's maid. Pero nakikitira ka lang sa kanila ngayon. So again, his house, his rules. Alam ko naman, Savannah, kailangan kong pakisamahan ang biyalan ko para kay Carlos. Ayun na nga, pakisamahan mo na lang. I know it's hard, ganyan din ako sa magulang ni hubby, pero ayun, wala ka namang magagawa sa ngayon eh. Yep, this is just temporary. Naghahanap na rin naman si Carlos na malilipatan namin. Eh, ikaw naman kasi napakapihikan mo. Ang ending, ayan tuloy, mas lalong malala ang tinitirhan mo ngayon. Where do I get all these things? Danny, ask assistance from the crew there. Tanungin mo sa kanila kung saan mo kukuhanin ang mga pinapabili ng biyanan mo. Fine, fine. I'll just call you later. The sooner I'm done with this list, the sooner I'm out of this place. Sige na. Excuse me. Ano po yun, ma'am? I need some assistance. You work here, no? Okay, good. You see this list? I need everything on that list. Makikuha na lang. Maghintay ako dito, okay? Ma'am, hindi mo naman trabaho yung mag-grocery para sa mga customers. Eh, ano pang point ko ba't nandito ka? Okay, I'd say I'm surprised na makita ka nagpapa-free taste dito, Romina. But I'm not. Dati pa naman talaga mahilig ka ng magpa-free taste. Ma'am, may problema po ba? Are you the manager here? Kausapin mo nga itong adelantado mong empleyado. Inuutusan ko parang walang naririnig. Daniela, hindi nila trabaho mag-grocery for you. And by the way, hinuhuli ang fresh and frozen produce sa pamimili. Masisira yan agad. Magkakilala po ba kayo, Ma'am Romina? Yes. Anak siya ng mister ko. Kunin mo na yung listahan at ikaw na kumuha. Ako. Excuse me, you don't need to do this. Hindi niyo kailangan gawin to. Kung hindi sakop sa trabaho niyo, hindi naman kailangan. Yes, ma'am. I insist, hindi naman itong malaking bagay. Saan ngayon lang naman po? I-assist mo na si ma'am. Ako na po. Never mind. Excuse me. Margo, why don't we have a sleepover? Para mapag-isipan na din natin kung sino talaga yung culprit. That's a great idea. Sa bahay niyo na lang, Marga. Sigurado no. No? May dinner pa kasi ako with my mommy and daddy, so maybe next time na lang. Tsaka susundin din kasi ako ni mommy eh. Okay. Nadia, Maureen, Nika, andyan na yung sundo nyo. Bye. Enjoy. Bye. Bye. Okay. Bye. Enjoy. Bye. 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 Enjoy. Ganun ang hirap mag-book ng cab. I heard na susunduin ka ng parents mo. Ba't ka nagbubuk ng cab? Excuse lang kasi yun. I'm so tired na kasi I just want to go home. Marga, okay ka lang? Just mind your own business. Sino pong gumagawa nito? Kung kaya namang matatapos na tayo. Aminin mo na kasi, ikaw gumawa niyan, no? Marga, bakit ka naman sana gagawin yun? Para mas mapalapit sa akin. Bakit sa tingin mo ba pwede mangyari yun? Marga, narinig mo ba yung sarili mo? Anong akala mo sa akin? Obsessed sa'yo? Bakit? Hindi ba? Di ba nga lapit ka na lapit sa akin? Marga, hindi ako gagawa ng mali. Para lang. Perfect. I can't believe that I'm stuck with you. Marga, Cassie, stop that! Dito ba talaga nag-aaway? Wala pa rin ba yung Kuya Carlos ninyo? Maya-maya pa po tayo eh. Bakit po? Gusto ko sana.
Siya nang kumastigo dyan sa asawa niya. Tigas ng ulo eh. Ayaw makinig. Ewan ko paano pinalaki ni si Robert dyan. Kayo nga, hindi uumbura sa akin eh. Ayun nga, tay. Hindi kayo ang nagpalaki kay Ate Daniela. Kaya talagang diubra yung ginagawa niyo sa amin noon na pagiging strict at maigpit. Ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin dyan. Hindi ko naman alam magpalaki ng anak na babae. Mabuti pa siguro, paubaya ko na lang siya kay Robert. Bago pa kami tuloy ang magkasira. Mabuti naman at umayag ka sa imbitasyon ko. Sino ba ako para tumanggi? Umaasa lang ako na may magandang rason kung bakit mo ako pinatawag. Tungkol to sa anak ko at sa aking apo. Siguro nakarating na sa inyo na si Carlos at si Daniel sa bahay na nakatira. Hindi man palasyong lugar ko, pero kahit pa paano gusto kong matulungan ang anak ko. Inaamin ko, nag-aalala ako para sa kanila. Hindi itong nakasanayan ni Daniel at ng apo ko. Hindi ako katulad mo. Isang utot mo lang, mabibigay mo na mga kakailanganin nila. Kaya kita pinatawag. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Tulad mo, gusto ko lang din tulungan ng mga anak ko. Meron akong isang townhouse unit na wala namang nakatira. Napakalapit sa Maxwell. Kung pwede sana, ibigay mo sa kanila yan. Pagkatapos mo dyan, isunod mo na yung banyo. Opo, sige po. Pati ba naman ito pinapagawa mo sa ibang tao? Tay, kesa tumambay siya sa labas, mas maganda na yan. Besides his earnings sa pinapagawa ko, nakakatulong pa ako sa iba. Oh. Ano ito? Susi ng townhouse na kinuha ng tatay mo para sa inyo. Pwede na raw kayo lumipat agad. Bakit niyo ko tinanggap? Daniela, alam naman natin. Ayaw ninyo na magkat dito sa bahay, di ba? At ang tatay mo mismo nagpatawag sa akin para ibigay yan. Kailangan namang tumanggi pa ako. Ma'am Nadia, ito na po yung pinabili niyo. Thank you, po. Ayan na, gusto na ako. Gusto niyo akin? Night. Oh, yes. Ay, ito yung sa akin. I think this is yours, Marga. Oh, yeah. Yung kay yung Nadia. Salad ko. Here. Wala. Marga, gutom na gutom, ha? Can you finish all of that, Marga? Yes. I'm starving. Sobrang napagod ako kakapintura ng wall na yun. Marga, baka tumaba ka yan. Maureen, alam mo naman na kahit anong kainin ko, I don't gain any weight. Na hindi ko kailangan mag-diet eh. True. I've seen you binge eat a lot of times and hindi ka tumataba. Nakakaingit nga eh. Unlike me na kailangan mag-follow ng strict diet. Anong diet pinafollow mo, Nadia? I'm not sure eh. Ito lang yung binigay nung dietitian namin ni Mommy. Nadia, how much kayo sa akin? Here. 250. How about you? Ano sa'yo? Uy, ako rin, 250. Yun sa akin, guys. May bariya ka ba? Okay, pa rin na yun. Ayan. 4 is nice. Ay! 5-7. Ito yung sa amin ni Marine. Both 250. I'm so hungry. Problema ba, Marga? Ha?
I can't find my wallet kasi. Pero I know it's here lang. Diyan lang. Sa bulsa. Try mo. Don't worry. It's on me. Sana pa na nito. Wala na din yung wallet ko. Dapat. Pag nagtuloy-tuloy yung sales natin, mahihit na natin yung numbers na hinihingi ng finance in a month. Kailangan lang natin bantayan ng maayos. That's good. Sige, pag-aaralan ko yung marketing plan. Let's see if we can do something better to push the sales up more. Wala ko natin. Ma'am Daniela, hindi po talaga pwede, ma'am. It's okay. Wala mahala. Okay po, sir. Excuse me po. Daniela? How cozy. Kung alam ko lang na ganito ang dadatnan ko dito, dapat pala nagbaon ako ng plastic bag for my vomit. Robert, babalik na lang ako. Stay. What's the rush, Romina? Hindi ka ba masayang makita ako, my evil stepmother? Eh, alas, siguro mas mabuti sa opisina tayo mag-usap. Hindi na, Dad. Hindi ko rin naman talaga balak magtagal. Pumunta lang ako dito para isoli sa ito. Gusto lang itong tulungan. Ngayon, kung ayaw mo, isipin mo na lang na tulong niyan para sa anak mo. Really, Dad? Gagamitin mo pa talaga si Marga as leverage? Daniela, please. Huwag kang makialam. This is none of your business. Please, Daniela. What, Dad? Alam ba karapatan ng mabaing yan pagsabihan ako na huwag magskandalo dito? May mas lalaki pa pang skandalo kaysa sa pagpapakasal mo sa kanya? Not to mention. This is enough. Okay, give me the key. Some things never change. Kahit kailan, hindi ko kailang mamalimos sa'yo, Dad. After all, you already have a charity case for my wife. I'm sorry. Binigay mong pera kanina. This is real gold. This is more than enough sa binigay mo. Hindi ako nanghihingi ng kapalit, Marga. I know, but I don't care. Sinabi sa akin ni Mommy na dapat never ako magkakaroon ng utang na loob sa kahit na kanino. And you're not an exception. So just take it. Then say thank you. Sapat na sa akin yung Marga. But Cassie, I'm warning you. Never do that again. I don't need your help. Hindi yun yung sinabi mo sa restroom kanina. Nandun ka? Don't worry. Wala naman akong pagsasabihin eh. Hindi mo naman kailangan itago yung sitwasyon mo sa mga kaibigan mo eh. Kung talagang kaibigan ka nila, hindi na magmamatter yun. Tell them na naghihirap na ako. Cassie, you're so clueless. I will never give them a chance sa apihin ako. I'm a mondragon. At a mondragon, tinitingala, hindi tinatapak-tapakan. Remember? Hindi ba ito sinabi sa'yo ng mommy mo? Hindi. That makes sense. Well,
Hindi nga pala totoo ang Mondragon, Mami. Lucky you. Yung talaga tingin mo? Yes. Yung feeling na sa lahat ng bagay na gagawin ko, kailangan ko tandaan yung pagiging Mondragon ko. Yung parents ko, yung family ko, yung hindi mo lang magawa lahat ng gusto mo dahil meron lagi nagtitita sa'yo. Nanandaman mo na ba yun? Siguro hindi pa. Swerte mo. Malas ko. Kanina ka pa tahimik. Ba't ba ako nagtatanong? Malamang si The Great Daniela Mondragon na naman yung problema mo, no? Kaya nga nandito ako kasi gusto ko makahinga sa problema. Alam mo bakit kaya ganun yun, no? Nakakaloka siya. Pag nagagalit siya, para siyang nakakain ng isang kilong sili. Siya na nga itong tinutulungan kanina. Kung hindi ko lang talaga iniisip si Robert Bonita. Pero okay na rin yun, no? At least, natauhan si Sir Robert dyan sa pagsuyo dyan sa impakta niyang anak. O hindi, nagkataon. Naku, lahat kayo magkakasama dun sa isang bahay, kasama yung pamilya niya. Impyerno yun. Huwag na nating isipin yan. Imposibleng mangyari yun, Bonita. Mas mabuti pa isipin natin kung paano tayo makakapenta ng Luminas. Wala kang tumitikim, Mi. Uy, bakit kinakain niyo yan? Ipakinggan niyo nga natin yan. Bonita, Ma'am Romina. Sensya na eh. Wala kasing tumitikip, kaya kami nalang kumain. Eh, okay lang yun. Alam ko naman, hindi tayo masyado nakaka-attract ng ibang customers. Medyo social kasi yung bagong product natin. Siyempre, karne. Akala agad, mahal. Hindi talaga natin kaagad matatapatan yung super sardines nila. Tignan mo, daming buwibili. Hali kayo, tulungan niyo ako. May naisip ako. Gusto ako sa side ko. Gusto mo tulungan na kita dyan? Di ba sabi ko naman sa'yo, muna akong tulungan. Ay! Sinabi ko naman, consider me as a volunteer, Marga, para wala kang utang na loob sa akin. Kasi, sabihin mo nga sa akin, Mondragon ka ba talaga? Ano yung ibig sabihin? Well, pansin ko kasi parang sanay na sanay ka magtrabaho. Para naman hindi ka mayaman. And imposible din naman na wala kayong servant sa house niyo. Wala kaming servants. Angels meron. Inutulungan nila kami maglinis, magluto, magpugas, basta lahat. Part na sila ng family namin. So, pinagtatrabaho ka sa bahay niyo? How cruel! Sabi kasi ni Mama, kahit na may kaya kami, dapat hindi ako umaasa sa iba. Kasi, paano kung isang araw wala na sila sa tabi ko? Paano na akong kilos? Tinuturuan lang ako ni Mama maging responsible. Speaking of, sandali lang. Hindi ito eh. Adopted kay Mama para alam niya kung nasan ako. Sama ba yan sa Responsibility 101 ni Mami mo? Yes. Cassie. Oh my gosh. We're so alike pala. Well, sa kinukutol ng parents natin. Marga, hindi yun ganun. Really. Honestly. Tell me. Gusto mo ba yung pinapagawa sa'yo ng mami mo? Yung parati ka nag-update sa kanya? Gusto mo ba lagi ka nag-household chores? Gusto mo ba yung fashion sense mo? No, you don't. Cassie, you're 15. You're not a 5-year-old. See? Aminin mo na kasi. Parehas na naman tayong Mondragon. And being a Mondragon means you're bound with gold chains. Well, that's before kami mahirap. Nice.
smell something fishy with these two. Fishy? Ano? Parang medyo mabaho. Yes. Morgan? LG, sumagot ka naman, oh. Ikaw ba yung nag-vandal dun sa wall sa school natin? LG, hindi mo kailangan matakot. Magkaibigan tayo. Gusto ko lang malaman yung totoo. Ikaw ba? Bakit mo ginawa yun? For revenge kay Marga. Alam mo naman siguro kung paano niya ako binuli. Kung paano niya sinira yung buhay ko. Dahil sa insecurities niya. Gusto ko lang gumante kasi. Ano bang nangyari? May masama silang balak sa'yo kasi. Sa simula pa lang. Bye, Marga. Thanks for the party. Hi. Thanks for coming. Nasa kotse na ba si Cinderella? Yes, yes. But you know, this is wrong. Very wrong. Nasa carriage dapat si Cinderella. Not a car. Ilipat natin siya. My God, Marie. Girl, don't worry. Kanya-kanya na tayo after ng plano ko for Cassie. I will make sure na makikilala ng school kung sino talaga siya. Buckle it in! Come on, let's go! Get ready, Cassie! Mang Jordan, ready to car. Pupunta tayo sa school. Si Cassie na lang since siya naman yung dinedare. You're right. I dare you to draw a smiley face dun sa wall. Sa wall? Halika, I'll show you. Kita mo yun? Yung wall na yan, kung nasan yung logo, doon. Okay? My God, I can't. I knew it. What a waste. Let's go, girls.
opportunity na yun para makaganti ako. LG, naiintindihan kita. Pero mali yung ginawa mo eh. Kung hindi mo na sana ginawa yun, hindi na sana lumaki yung gulo. Hindi ko naman alam na madadamay ko. I'm sorry. Kung totoo nagsasorry ka, sabihin mo yung totoo, LG. Pero magagalit sa akin parents ko. At yun ang kailangan nating tanggapin. Nagalit din sa akin yung parents ko. Kasi pumunta tayo sa house party. Nag-trespass ako. Akala pa nila ako yung nag-vandal sa wall. Pero alam mo, na-realize ko, kahit ano pang kasalanan natin sa kanila, hindi nila tayo matitiis. Basta nagsisisi tayo, handa silang magpatawad. Nasa puso, sa puso.